Santos. May katangi ang ganda na nakakahalina, mahinhi na hindi makapaspinggan, masunurin, mapagmahal, at kilala bilang may kalinisang puri bilang babae. Ako ay naging isang anak ni na Doña Pia Alba at Kapitan Chavo. Kasintahan ko si Ginoong Jesus sa Maybara na napagbintangan sa kasalanan hindi niya naman ginawa. Oh, Jesus, tumo aking sinta. Labis ang aking tuwa na malaman kong hindi ka nais komunikado. Kumaan ang loob ko sapagkat hindi na ako mangangamba pa sa kung anong maaari mangyari sa iyo. Akala ko ay muli na akong sasaya sapagkat magkakasama na tayo muli. Ngunit, ano ito? Ano itong nakikita ko? Sino itong bagong mukha ng binatang nakikita ko? Ngalan niya ay Alfonso Linares de Espana. Ano itong narinig ko na ipapakasal ko sa kanya? Hindi maaari. Bakit ako ipapakasal sa kanya? Sapagkat hindi naman siya ang mahal ko. Wala kong balak magkasal kahit kanino. Si Jesus mo lang ang mahal at mamahalin ko. Ngunit, hindi sumang-ayon ang tadahana. Si Jesus mo ay kinulong. Tuloy na ang pag-iisang dibdib ko kalinaris. O aking mahal, nawa ay maintindihan mong dahilan sa pagpapakasal ko sa hindi ko naman mahal. Para rin sa kumpanan mo, kaya ako ginagawa ito. At bilang pag-respeto na rin sa sinapit ng aking ina. Akala ko ay ito na ang pinakamasaklap na nangyari sa buhay ko. Ngunit, nalitong nabalitaan ko. Patay? Sinong patay? Patay na ang mahal ko? Paano? Bakit nangyari ito? Para saan pa ako papakasal kung wala ka na at iniwan mo na ako? Hindi ako mapapakasal. Ama, maaari mo ba akong pabigyan kahit sa uling pagkakataon na lamang? Nung siya ay nabubuhay pa, kaya ko ibabahay ng aking sarili. Alam ng aking puso at isipan ang kapayapaan na bumuhay siya. At baga ko ay nasa isip niya, ngayong wala na siya. Mas pipiliin ko pang pumasok sa kumbento at maging madre, mabuhay sa lungkot at mamatay king mahal. Tawarin mo po kung nainip ako at sumuko. Tawarin mo rin kung naging mahina man ako. Patawad sa hindi paglaban. Wala akong nagawa para pigilan ang nangyari sa iyo. Lagi kitang aalahanin at pagdarasal. Hindi kita manilimutan, mahal ko. Siguro nga ay magiging isa ka na lang magandang alaala sa aking buhay. Mahal, palayain mo sana ang iyong sarili sa pag-ibig kong taksil. Hanggang sa huli nating pagkikita, mahal ko. Muli, ako si Maria Clara, simbolo ng Dalagang Pilipina, kasintahan ni Crisostomo Ibarra. Ako'y kilala sa lipunan, hinahangaan ng marami dahil sa taglay na ang king kangadahan at isang simbolo ng tunay na Pilipino. Lubos ang aking kasiyahan nang malaman kong babalik dito ang aking kasintahan na si Ibarra. Ngunit minabuti kong sarili na lamang ang aking kasiyahan na ito. Paniguradong hahanapin ang kadahon ni Ibarra sa kanyang pagbalik. Lamang na mapalayo sa kapahamakan si Ibarra, kaya pinabuti ko na lang na ikasal kay Linares. Parang may natatanaw akong anino ng dalawang lalaki sa dakuroon. Di kaya isa sa kanya'y si Crisostomo, ikaw ang aking mahal. Kita nga kami ni Ibarra sa araw na iyon. Kasi ang ganda ng mga rosas at libro nang siya'y aking mahagkan. Kinabukasan ay, nabasa ko sa dyaryo. Nawala na si Crisostomo. Hindi ito maaari. Kagabi lamang ay nagkausap kami. Ngayon wala na si Crisostomo. Kaya wala na rin sasayang aking buhay. Ako'y isang simbolo ng dalagang Pilipina at ipinapahiwatig ko sa inyo na ang isang tunay na nagmamahal ay handang magsakripisyo para sa kanyang minamahal.
gusto mo, Ibarra. Magandang umaga mga panok. Natutunan ko sa Alemanya ang isang uri ng pag-an. Ang pagpapakilala ng sarili. Ako nga pala si Juan Crisostomo Ibarra y Magsa. Masaya ako makita kayo at mas masaya ako dahil nakabalik na ako sa aking inambay. Matapos ang 7 taong pag-aaral sa Europe. Huwag po sana kayo magkamali na nakalimutan ko na ang bayan ito. Sa katunayan, ang isip ko ay laging nasa bayan nung ako'y nasa Europa pa. At umuwi ako upang malamot ang pagkamatay ng aking ama. Ah, Padre Damaso, kayo po pala. Nagagalak akong makita ang isang matalik na kaibigan ng aking ama. Mukhang nagkamali po ata ako. Hindi po ata kayo si Padre Damaso. Ngunit, masaya po akong makilala kita. Halina, kumain muna tayo. Reverensya, huwag po sana kayong magsalita ng ganyan. Wala pa rin palang pagbabago ang mga kura nito. Kapitan, patawad. Ngunit, kailangan ko nang umalis dahil marami po akong gagawin. Salamat. Nalaman ko kay Tenente Guevara ang kinatungan ng akin. Nakulong siya dahil pinatektahan namang yung isang sus. Wala si isang malapit na kulit. Mga walang tao ang Kastila, nakulong ang akin. Ngayon, ginawala man niya ang tao. Ngunit, nawala saglit ang pait na iyon nang makita ko muli ang aking Maria. Sabi niya sa akin, ay nakalimutan mo na raw siya. Maaari ba kita makalimutan? Ah, Maria, napakapalad ko talaga. Dahil ikaw ay aking nakilala. Salamat ka pala sa bulaklak niyo ng handog. Alam kong matutuwa ang aking mga magulang. Salamat. Mas lalo naging malinaw sa akin ang kinantungan ng labi ng aking ama. Nasaan ang mustisya? Ang inusiting labi ng aking ama, tinapon lamang sa lawa. Hindi ko napigilan ang aking galit at tinatap ko si Padre Sangre. Ngunit, naniniwala naman ako sa kanyang pagpapakatotoo. Wala na rin naman ako magagawa dahil wala na ang labi. Kaya kailangan na ito ang kalimutan. Unti-unting nawala ang pot ng mag-picnic kami ni Marie. Kasama ang kanyang mga kaibigan. Sana ganun na lang ang buhay. Kaunting lungkot at mas maraming masayang pagkataon ang naway dumating sa akin. Hindi-hindi ko rin makakalimutan nung sagiping ko si Alias. Mula sa mga mabangis na buhay. Sadyang mapaglaro talaga ang buhay. Hindi mo alam kung kailan ito magugulo at magugulat ka na lang. Eka-11 ng Nobyembre, pesta ng San Diego de Alcalá. Napakaraming bisita. May katuwaan, tugtugan, paputok, kainan, at moro-moro. Nakinig ako ng misa, ngunit hindi ko naman inasahan na patamaan pala ako ni Padre Damaso sa kanyang mga mensahe. Tila, nag-iba ang aking tingin kay Ginoong Tasyo. Ito ang isang matalinong tao, ngunit tinutulan ang aking pagpapatayo ng aking paaralan. Ngunit hindi ako papapili. Para naman ito sa kabataan ng San Diego. Hindi ba? Sa kabilang banda, malaki ang pasasalamat ko kay Alias nang ako'y iligtas niya mula sa pagtangka ng aking buhay. Ngunit, nanaig pa rin ang tama na hulog ang aking kalaban sa mga sarili nilang patigwan. Sa isa namang pagkakataon ay tama lamang natambangan ko ang bastos ng patring ito dahil sa kanyang kawalang respeto sa aking ama. Dahil sa bugso kong iyon ay tuloy na putol ang aming relasyon ni Maria. Maria. Nakulong ako ngunit hindi kailanman makukulong ang liwanag ng katotohan. Salamat sa aking kaibigan na si Elias nang tulungan niya ako makatakas mula sa kulungan. Ngunit dahil sa kanyang kabilingan, buhay niya ang naging kapalit. Mawawang Elias, tuluyan na siyang linawan ng buhay. Muli, ako si Juan Crisostomo Ibarra y Magsa. Maraming salamat po. Nakasisiguro akong hindi natutuwa ang aking pamilya sa aking pinatahak. Ngayon pa lamang ay kailangan ko na agad silang bigyan ng hustisya. Ako si Elias.
Napakarami ko nang pinagdaanan sa buhay. Nilibak, napagbintangang erehe, at pilibustero. Ngunit di ko ito pinansin. Naglagalag sa iba't ibang lugar upang mahanap ko lang ang nagtulos ng tanikala sa aking pamilya. Ngunit nang minsang ako'y magawi sa bayan ng San Diego, naging piloto ng bangka, isang trahedya ang naganap. Sa inaakalang isda ang masisima na lambat, ito pala ay isang buwaya. Agad kong nilundag at patayin ang dambuhala. Ngunit ito'y nagpupumiglas. Nakaramdam ako ng takot. Sa muli kong pagsisid, ay may isang binatang nagtarak ng punyal sa lalamunan ng buwaya. Utang ko sa iyo ang aking buhay, ang sabi ko sa binata. Agad kong pinasalamatan siya. Ang kanyang naging tugon sa akin ay isang paalala. Enya, mapuso kang lubha at huwag ninyong bibiruin ang tadhanan. Sa pangyayaring iyon, ay nais kong suklian ang kabutihang loob niya sa akin. Aking narinig ang sinambit ng taong dilaw. Hindi siya kakainin ng isda tulad ng kanyang ama. Pinalaan ko agad ang binata tungkol sa gaganapin na paghuhugos. Hindi mawawaksi na ang binatang ito'y maraming kaaway, sa itaas man o sa ibaba. Di ko alintana ang pag-uusig sa akin, sapagkat mas mahalaga pa rin ang kapakanan ng aking bayan. Nakikita ko ang hangarin ng binata, nakaayon sa aking pangarap. Batid ko na maaari ko siyang tulungan sa aking mga layon. Oo, nawalan ako ng tiwala sa aking kapwa at kumapit sa Diyos. Ngunit nang iligtas ako ni Ibarra sa bingit ng kamatayan, ay natuto akong magtiwala muli. Utang ko sa kanya ang aking buhay at handa akong suklian pa ito. Maraming beses na hinamak ang kanyang buhay, ngunit kung wala ako, paano ang aming pangarap? Paano ang paaralan? Ang inang bayan? Alam ko na may mas magagawa si Ibarra sa akin. Kaya hanggat kaya ko, ay bibigyan ko siya ng proteksyon. Ako, si Maria Clara, ang nag-iisang anak ni Kapitan Tiago na kilala ng marami dahil sa kayaman ng taglay nito. Ako ang nagsisimbolo ng pagkadalagang Pilipina sapagkat hinirang akong pinakamaganda sa buong San Diego. Kasintahan ko si Ginoong Crisostomo Ibarra. Si Ibarra na may malasakit sa bayan, ngunit napagbintangan naman sa kasalanang hindi niya nagawa. O Crisostomo Ibarra, aking mahal, labis akong natatakot at nababahala para sa iyo, lalo na nang mabalitaan kong ikay naging ekskomunikado. Labis akong nalungkot, aking mahal, hindi mapakali kakaisip kung anong pwedeng mangyari sa iyo. Mas lalong nadaragdagan ang lungkot na aking dala ng pangungulila sa ina at pati na rin sa iyo. Mahal, sigurado ka bang sa pananatili mo sa Europa ay wala kang makikitang babaeng mas higit pa sa akin? Akin pang itinabi ang sulat na iyong ibinigay bago kalugisan. Napawi lahat ng lungkot ko nang napag-alaman kong hindi ka na ekskomunikado. Akala ko maayos na ang lahat. Ngunit, sino ito? Sino ang mukhang binatang nakikita ko? Linares? Ang pangalan mo ay Alfonso Linares de Espadana. At ano ito? Ano itong nababalitaan kong nais akong ipakasal sa iyo? Sa iyo? Na hindi ko naman mahal? Ni hindi nga kita lubusang kilala? Hindi. Hindi maaari. Si Crisostomo lamang ang mahal at mamahalin ko. Wala akong balak magpakasal kung hindi rin lang si Ibarra ito. Ibarra, aking mahal, ikay bumalik ng maaga at ako'y sunduin na.